I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Welcome to NWBTC TV sa ating pong Pastors and Leaders Mentoring episode number 12. And ngayon po, nais ko magbigay sa inyo ng challenge na pinamagatang Save Your Family and Friends. Gusto ko pong basahin yung Mark chapter 5 verses 18 to 19, at ito po ang sinasabi. And when he got into the boat, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." Amen. Ito pong story ay isa pong napakahalaga na kung saan po ay habang si Jesus tumawid po doon sa Sea of Galilee at pagdating po nila sa Genesaret, at mayroon pong isang taong sumalubong sa kanila na nabubuhay sa libingan. Tinatawag na po ito na baliw at nakahubad at puno ng sugat kasi sinasaktan niya ang kanyang sarili, outcast na siya sa kanyang community, walang pag-asa, demon possessed. Pero nung nakita si Jesus ay nagmakaawa na kung po pwede lang kahit yung demonyo ay huwag palayasin sa kailaliman, kundi doon na lang sa mga baboy pumunta. And of course, alam natin na punta po yung evil spirit doon sa baboy. At itong baliw na tao, okay, na nakatira na sa simenteryo, ay biglang tumino at umayos at nagkamalay. At pagkatapos kaagad-agad ay sinabi niya, "Jesus, sasama ako sa iyo. Saan ka man pumunta, susunod po ako." Kung ako po si Pastor Jesus, tuwang-tuwa ako, excited para sabihin, "Halika, sama ka. Kasi napakaganda yung testimony mo at pwede ka magpatutuo saan man ako mangaral o saan man ako magpunta." Pero hindi yun ang sagot ni Jesus. At yung sagot ni Jesus, yun po ang nag-catch ng attention ko na napakalaga na yung pumbasihan ng ating pumag-aral ngayon. At itong sinabi ni Jesus, okay, Jesus did not let him, hindi siya pinayagan, kundi inutusan siya, kinomisyon siya. Saan siya kinomisyon? Sabi niya, "Go home and tell your family of what the Lord has done." Sa ibang translation, "Go home and tell your own people." Sa iba naman, "Go home and tell your friends of what the Lord has done and what mercy He has given you or done to you." Kaya tatawagin na lang natin ito na family and friends. Either family, friends, o kaya your own people. So, family and friends. So, ibig sabihin, ang ginawa ni Jesus, imbis na pasamahin sa kanya, magmisyon, magtestimony, binigyan siya ng divine assignment to go home and tell his family and friends or save his family and friends. So, ito po ang isang nakita ko na napakaganda na action ni Jesus, commissioning ni Jesus, hindi sa pastor, hindi sa mga believer, hindi sa mga leader, kundi sa mga bagong converts to go home and tell their family and friends of what the Lord has done. Anong sinunod ito, okay, ng demon possessed na bagong laya? Okay? What a difference he has made after the man witnessed in his home. When Jesus returned into the city in Mark chapter 8, okay, verses 1 to 10, makita natin dito po sa city of Decapolis, nag-gathered kay Jesus yung around mga 4,000 people. At tapos, ayaw nilang umalis. Pero prior to that, si Jesus ay pinalayas doon. Nung ano? Kasi nung ang mga demonyo ay pumunta sa baboy, naging baliw din yung baboy. At ano nangyari? Sila po ay nagtalunan doon po sa karagatan, sa ilog, at namatay. At nalugi yung mga negosyo. Kaya si Jesus pinalayas nila. At tinatawag siyang sorcerer. Oh, pero
Pagtataka ka, 3 chapter lang, ba't bumago? What a difference this man made. Sa pag-aaral ng iba, walang ibang dahilan kung bakit nagbago yung circumstances. Na bakit dati pinalaya si Jesus, pero ngayon, ayaw na ng mga taong umuwi to the point na pilitan si Jesus gumawa ng himala para pakainin ang mga taong ito. Alam mo, ang sabi ng mga aming mga Bible scholar, isa lang ang possibility. Dahil sa testimony ng baliw na ito na demon possessed na umuwi at pinagsabi sa kaniyang family and friends na bago ang atmosphere. Hindi pa ito nakapag-church, hindi pa ito na disciple, hindi pa ito na Bible study, hindi pa ito na cell group, hindi pa ito na training, hindi pa nakadalo ng Sunday school, hindi pa nakadalo ng conference, their convention, pero kinumisyon ni Jesus to go home until his family and friends of what the Lord has done. And he did, and he make a great difference. The Lord's will is to use a new believer by starting with their own family and friends. Mga kapatid, matagal ka na siguro'ng Christian, pero hanggang ngayon, ang family and friends mo hindi pa na-evangelize, medyo kulang yata, mali yata ang umpisa mo. Ito, maganda pong umpisa. Kasi bakulod ako minsan, nag-mentoring ako, at may isang member at leader na nakipag-usap sa akin, Pastor, sa Japan ka pala nag-missionary? Sabi ko, opo, excited po ako, gusto ko talaga makapunta po sa Japan. Ready po ako at nais ko po maging missionary sa Japan. Sabi ko, praise the Lord, kailangan natin na maraming missionary sa Japan. Sabi nga nun, okay, kaya Pastor, pinag-pray ko po, oh, sabi ko, maganda yan. O sabi ko, may tanong ako sa iyo. Sabi ko ganun, sige po Pastor, sabi ko, na-save mo na ba ang pamilya mo? Na-save na ba ang nanay, tatay, kapatid mo? Ay, hindi pa Pastor. Ako pala ang Christian sa aking family. Okay. Na-save na ba yung mga closest friend mo? Ay, hindi pa Pastor. Ako pa lang po. Sabi ko ganun, itong gawin mo. Uwi ka muna sa inyo, share the gospel to your parents, share the gospel to your brothers and sisters, save your family. Secondly, tell your friends of what the Lord has done in you, then save your friend. Pagkatapos i-cell group mo sila, bring them to the church, connect them to the church, magkaroon kayo ng cell group sa inyong bahay, then one day pagkatapos niyan, hanapin mo ako para mag-mission sa Japan. I hope and I look and I pray, looking forward na balang araw, makipagkita siya sa akin para sabihin, Pastor, ready na ako for Japan kasi save na yung family and friends ka. Kung sa mission niyan, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Gusto niyang tumalon sa ends of the earth, eh wala pa nga yung Jerusalem eh. Yan. Unahin muna natin yung family and friends. At itong nakita ko dito sa pangyayari na kinumisyon ni Jesus, na kahit baguhan pa lang siya, pero siya po ay ginamit na ng Diyos para magbago ng isang syudad dahil sa kanyang witnessing, testimony of what the Lord has done. Amen. I would like to share with you some biblical model of family invitation. At maganda po yan. Kasi kung hindi mo makaya na mag-share, magpaliwanag, mag-Bible study, at invite mo lang sa church, malaking bagay po yan. Halimbawa po, okay, na-share ko last time na sino nag-invite kay Peter. Naging kilala si Peter, pero si Andrew pala nung nag-invite sa kanya. Hindi gaano kilala si Andrew, pero wala tayong Apostle Peter kung walang Andrew na nag-invite sa kanya. Sino nag-invite kay Nathaniel? Si Philip. Naging disipulo si Nathaniel, pero si Philip hindi. Pero si Philip pala yung nag-invite sa kanya. Sabi lang niya, come and see. At of course, alam natin kung ano na nangyari. Sino anong nangyari po doon sa Samaritan woman na na-convert ni Jesus on the well? In-invite niya po yung kanyang mga neighbors to come and see. And Samaria, believe on the Lord Jesus Christ. Bakit naligtas po yung family and friends and relative ni Cornelius? Kasi in-invite po ni Cornelius na kung saan in-invite niya si Peter para mag-preach sa bahay nila hating gabi. Sila po'y nagpabautismo sa tubig at sila po napuspos ng Holy Spirit. Hallelujah! Amen! So, yung Philippian jailer, anong nangyari? Nung yumanig yung bilangguan at sina Pablo at si kasama ni Pablo, nakalimutan ko ang kasama niya. Okay, ay ano ang nangyari? Sila po'y nakalaya doon sa bilangguan at pagkatapos ay tinanong niya, okay, si Pablo kung ano ang kanilang gagawin. Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. At ang nangyari ay in-invite niya ang kanyang mga kapamilya. At nung gabing yun mismo,
tumanggap sila kay Jesus as Lord and Savior, nagpabautismo din sila ng hating gabi. Naligtas ang kanyang mga family and friends dahil po sa pag-invite ng Philippian jailers na ito. Kahit si Lydia sa Acts chapter 16, in-invite sina Paul doon po sa bahay nila at in-invite din niya yung whole household sa Philippi. At yun ang inumpisan ng Philippian church. Kaya may Book of Philippi tayo sa Bible, yun ay sulat ni Paul sa church doon sa Philippi na nag-umpisa po sa household ni Lydia na kanyang in-invite. So, ang dami pong biblical model ng tinatawag na family invitation na kung saan naligtas po ang mga pamilya. Now, number 3, God's desire is to save our family. Yan po ang desire ng Diyos na maligtas po ang ating pamilya. Sabi po sa Acts 16:30-34, He then brought them out and asked, What must I do to be saved? And they replied, Believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Amen. Yun talaga po ang desire ni Lord na maligtas po ang ating mga pamilya. Let's look throughout the Bible how God uses servants to save their family. Okay, may isa-isahin po natin. Okay. Who was saved along with Noah? Of course, his family. Bago po yung gunaw, sinong iniligtas? Pamilya ni Noah, of course. Makikita natin, wala man nanampalataya, walang nanalig, pero tiniyak ni Noah, tiniyak ng Diyos, ligtas ang buong pamilya niya, pati yung manugang niya. Di ba? Napakaganda yan na desire ng Diyos na noon pa man talagang ayaw niyang mapahamak ang pamilya kung may isa pong mananampalataya, yan si isang pamilyang niya. Number 2, who was saved along with Lot? Of course, his family. Sabi nga ng Diyos, itlihim ko ba ito kay Abraham? Hindi. Ipapaalam ko ito para maligtas siya. At ang kanyang pamangkin na si Lot. At si Lot naman, ang pamilya niya, although yung asawa niya tumaliko, naging haliging asin, pero pinaalis muna sila ni Lord, iniligtas muna sila ni Lord bago pinaulan yung tinatawag na apoy doon po sa Sodoma at Gomorrah. Hallelujah! Ang desire talaga ng Diyos ay maligtas po ang buong pamilya. So was saved when Rahab placed a scarlet thread outside, okay, her window, okay, her window at the time of the destruction of Jericho. Of course, her whole family. Tinulungan lang niya yung mga spy. Pero ni-grant ni Lord ang kaligtasan na ang buong pamilya po, okay, ni Rahab ay maligtas bago pa bumuho ang tinatawag na pader ng Jericho. Who was saved when Cornelius heard the gospel? His entire family. So makita natin dito, pamilya, yung pagliligtas ng Diyos. Who was saved when Lydia came to Christ? Her entire family. Who was saved when the Philippian jailer believed? His entire family. So mean to say, God's desire is to save the entire family. In fact, sabi po ni Paul, 1 Timothy 5:18, that if a man doesn't take care of his own family, he is worse than an infidel. So, mas malala pa siya sa unbeliever. Mga kapatid, kung mayroon kang malasakit sa pamilya mo, una sa lahat, higit sa pagkain, higit sa damit, higit sa bahay, ay kaligtasan muna nila para matanggap nila ang buhay na walang hanggan at bahay sa langit magpakailanman. Amen. So, God is so concerned about your whole family and friends and wants to use you to save your whole family. Brothers and sisters, we are talking about power of invitation. We are talking about PX3. We are talking about harvest celebration. Hey, bago pa ang sino-sinong tao, unahin mo muna ang iyong family and friends. At huwag kang sumuko, huwag kang bumite, huwag kang tumigil hanggang naubo sila, na maligtas sila. Dahil yun ang desire ng Diyos na maligtas po ang buong pamilya natin. Hallelujah. Amen. Of course, this is the challenge. Number 4, the challenge to save our family. Ano po yung challenge? Number 1, a challenge ko sa inyo. Pray for whole family salvation. Even Paul prayed for his unsaved family and friends in Romans 10:1 that my prayer is that for the Israelites to be saved. So, ipag-pray po natin. Hindi lang i-pray na tulungan sila, pagalingin sila, may provision sila. Ang ipray natin, maligtas sila. Walang pinakamahalagang regalo na pwedeng maibigay natin sa pamilya, kundi ang kaligtasan nila, yung buhay na walang hanggan. Yung pagkain, next day, panis na yan. Yung damit mo, next year, sira na yan. Yung bahay mo, next
15 years ko pwedeng mag-iba na yan. Pero yung kaligtasan ay may eternal value. Magpawalang hanggan yan, mga kapatid. So pray for the whole family's salvation. Number two, proclaim the gospel to the family members. Yan. Paul preached boldly the gospel to the Philippian jailer's family in Acts 16:30. So nangaral, ni-share niya. Hindi yan maliligtas dahil katabi mo. Hindi yan maliligtas dahil mabait ka. Hindi yan maliligtas dahil binibigyan mo, tinutulungan mo ng pira. Maliligtas sila if they hear the gospel. If they hear it, they will believe it, they will call, and they will be saved. Amen? So how could they be saved? Kung hindi sila tumawag, paano sila tatawag kung hindi nakarinig? Paano sila makarinig kung hindi sila nampalataya? Paano sila makapanampalataya kung walang nagbahagi sa kanila? Proclaim the gospel to the family members. Share it plainly. Share it clearly para sa kanila. And then thirdly, invite the whole family to church. Yun. Cornelius invited his family and friends to his house. Okay? And of course, they got saved. Gusto natin maligtas sila, i-invite natin sila. Sa cell group sa bahay natin, sa church service natin, i-invite natin sila. Pag hindi natin sila i-invite, of course, hindi sila pupunta. Napakahalaga yan. Nishare ko na yan sa inyo, na membro, naligtas, napunta sa church dahil may nag-imbita sa kanila. Amen. Then of course, number four, lead the whole family to serve the Lord. Amen. Joshua made a very firm decision to serve the Lord as family, no matter what. Joshua 24:15, ito ang sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. I-lead mo po yung whole family para mag-serve kay Lord. And lastly, kung pwede pa, minister to the Lord with the whole family. Nais ko pong ibahagi sa inyo paano po ako napunta dito sa Japan. And of course, ang dahilan noon is to save my family. 20 years na ako nagpapastor dyan sa atin. At iniwan ko ang kalibo, okay, for that purpose, para ma-save naman yung pamilya ko. Kasi ito naging burden ko during that time. After 20 years of pastoring, ano naman yung family ko dito sa Japan? So, yun ang burden. Kaya nag-resign ako at pumunta po dito, okay, para po maligtas yung mga family and friends ko. Ang nasa isip ko lang noon, baka mag-Bible study at may cell group, pero ang hindi ko akalain, ay unti-unti po na niligtas ni Lord, hindi lang po yung kapatid ko, hindi yung mga asawa nila, pati na rin yung mga pamangkin ko at sa asawa ng pamangkin. At ngayon, yung mga apo na rin sa mga kapatid ko. And salamat po sa Diyos dahil sa ngayon po ay lima na po kaming magkapatid na papastor at lima na rin po yung mga pamangkin ko nagpapastor at mukhang mayroon pang sa mga apo na talagang gusto rin nila mag-ministry. Thank God for that. So mula po dito sa Fuji ay inumpisan po sa bahay. Tapos nung huli po ay nag-rent kami sa Rochester. At nung huli po doon kami sa Lahol, City Hall na building, nag-rent po kami. So 3 silang nung una, okay, kasama po ang children, bali 23 at bisita. Pero isang araw ay dumagdag na lang dahil yung ibang mga kamag-anak ko lumipat na rin dito sa Fuji City na kung saan tinayo po namin ang Fuji Assembly of God Church. At one day mayroon po isang Pilipina na umattend at mula doon sa isang Pilipina na yun, dumami na rin po yung mga Pilipino. Kaya nung huli ay hindi lang pamilya kundi para na sa mga Pilipino. And dahil po dinisciple ko yung mga Pilipina na mga asawa ng mga Japanese, isang araw, naligtas na lang din yung mga Japanese na mga asawa nila. Kaya nung huli, nagkaroon na rin ng Japanese. Ngayon po, mayroon na kaming second service at yung po ay Japanese na. Yung second service na si Angel at si Joy, sila po at si Roji, sila po ang nag-handle nung second service namin. And God opened the way na may mga pamangkin ako doon sa Toyokawa City, malapit sa Nagoya. Nag-request po sila. So si Pastor Eli, yung kapatid ko, nag-volunteer na siya mag-pastor. Ngayon po, may higit na rin sila 100 doon po sa Toyokawa City. The following year po, may pinsan din ako at pamangkin doon po sa Atsugi City, malapit po doon po sa Yokohama. So si Pastor Jerly at si Ayan, pamangkin ko po, ay nag-volunteer na sila po mag-pastor doon. The following year ay meron din po ako mga pamangkin dito sa Numaso City. At si Pastor Bong, yung isang pamangkin ko naman, sila mag-asawa, sila nag-volunteer pa mag-pastor. At ngayon po ay may Numaso outreach na rin po kami. Hanggang later on po ay doon po sa Saitama City ay may mga pamangkin din ako doon. At si Pastor Lim na pamangkin ko rin ay siya rin pong nagpapastor sa ngayon doon po sa Kawagui City sa Saitama po. And the following year ay
may mga nag-request po sa Yaiso City at wala na kaming pastor kundi si Pastora Helen, my wife. Siya po nagpastor doon and later on nagkaroon na po ng outreach doon po sa Fuji Yoshida, sa Kawasaki, sa Tokyo, sa Chiba, sa Gipo. Sa ngayon po ay may 10 outreaches. But it started with the whole family. Sa ngayon po, I'm so thankful to God na dinala po ako dito sa Japan. Not to be a missionary, really. Not really to start a church and a missions work. Ang akin lang talaga to save my family. But God enlarged the ministry to the family. And thank God. So ganun din, umpisa lang kayo sa inyong pamilya, hindi mo akalain balang araw mula sa pamilya, lalago ang church mo. Magkakaroon kayo ng outreaches sa iba't ibang lugar at di mo na malayan, magkakaroon kayo ng missions work sa iba't ibang mga bansa dahil sa mga family and friends na nais nating baligtas sila. Pagpalain tayo na. God bless po. Amen. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held.